ilang taon nang pwesto ni Carmela ang kanyang tindahan ng daing sa gilid ng kalsada sa Barangay Damortis, Santo Tomas, La Union. Dahil sa pagbebenta ng daing, napag-aral at napagtapos ni Aling Carmela ang kanyang pitong anak. Natutuwa ako kasi lahat ng mga apo ko nakapag-aral, lahat ng mga anak ko nakapag-aral. Pito ang anak ko, limang nasa abroad, pero ng pandemic nagsiuwi silang lahat dahil sa daing. Kaya ako nakapagpaaral. Pero nangangamba siya na maapektuhan ang kanyang negosyo sa pagpapatupad ng Provincial Ordinance No. 426, Series of 2023 o mas kilala bilang 2023 Plastic Code of La Union. Nakapaloob kasi sa ordinansa ang pagbabawal sa paggamit ng single-use plastic, sandbag, styrofoam at iba pa. Isa sa inaasahang tatalima dito ang mga nagtitinda ng daing sa probinsya na gumagamit ng plastic bilang packaging. Pero ang mga nagtitinda ng daing gaya sa bayan ng Santo Tomas, aminadong hirap sumunod dito. Mas maganda pa rin umano ang plastic bilang packaging ng daing. Alam namin na bawal na ang plastic, pero hindi namin nasunod kasi itrinay namin yung papel, hindi pwede napupunit. Kaya nahihirapan kami hindi magkamit ng plastic talaga. Pero isa lang na plastic ang isang item. Para malimitahan ang paggamit ng plastic, ang mga daing binabalot na lang sa papel o dyaryo at saka isinusupot. Nakapaloob naman sa Provincial Ordinance kung ano ang iba pang mga alternatibong packaging para sa mga dry goods gaya ng papel o dahon ng saging, pero ayon sa mga nagtitinda, hindi raw ito sapat. Kasi mangangamoy sa sasakyan ng mga nagbibiyahe kung dyaryo lang, hindi pwede. Ang problemang ito, idinulog na nila sa Department of Trade and Industry. Kasi lagi naming, pag nagmi-meeting kami, kasama namin ang DTI, mga ganon. Hinihingi namin na ganito, nahihirapan kami sa papel, kaya sa supot, okay naman, sabi namin. Ayun, pinapayagan naman kami. Pero sa mga ibang munisipyo, talagang natutupad na. Pero ayon sa Tourism Office ng Santo Tomas La Union, nag-umpisa na silang solusyonan ang problemang ito. July pa po yung starting implementation po ng zero plastic policy map. Actually, nag-start na po ang aming munisipyo pertaining to sa compliance at saka adherence ng risk orders na ito. So, unti-unti nag-ship na yung ating mga vendors ang paggamit ng ibang alternative aside from plastic kasi bawal na nga po siya. Mensahe naman niya. Sabi ko naman, ang gawin niyo muna, gawin muna natin yung pinapinababang ordinansa at ito natin later on kung ano yung magiging gagawin natin book ever na may mga makina tayong hindi magandang part ng ordinance kasi syempre kagaya ng mga residente ng daing, mga ganyan. Ang nasabing provincial ordinance ay pinatupad si Tiyembre noong nakaraang taon kung saan bibigyan ang mga establishmento at mga residente na sumunod dito sa loob ng 6 na buwang grace period. Sa Hulyo nakatakdang formal na ipatupad ang nasabing ordinansa. Ang mga lalabag dito ay maaring magmulta ng 2,000 pesos sa first offense, habang 3,000 pesos sa second offense at 5,000 pesos sa third offense at sa mga susunod na paglabag. Reynalyn Palaming para sa Luzon Headlines.